Oo, Bessie. Alam mo, grabe yung reaction niya kanina. Parang ayaw niya akong makita, ayaw niya akong makausap. Pero sumigaw pa, get out daw. Pakasungit. Akala ko nga, nakatakas na ako kay Ma'am Susan. Yung pala, kaugali pala ni Ma'am Susan to. Alam mo, siguro talaga kakaiba lang yun si Sir Percy. Dahil isang kibot lang, eh parang nag-beast mode baka mo. Alam mo, imbis na... Problemahin mo yan, umuwi ka na lang dito, please. Sige na, kasi hindi ako nakakatulog nang wala ka, naghihintay ako sa'yo. Alam mo, yung katawan ko, nagsusumigaw na siya ng beauty rest. Ng beauty sleep, Bessie. Come on, let's go home na. Eh, mamaya na, Bess. Hindi pa ako nakapag-sorry na maayos kay Sir Percy. Tsaka mali mo, kailangan niya ng tulong. Sige. Bye-bye, good night. Pero hindi ko kakayanin lahat to. Bakit niyo ba iniwan sa akin tong company? Alam niyo naman na hindi ko kaya lahat to eh. Sorry po. Ano pong ginagawa mo dito? Gusto ko lang po talaga mag-sorry po sa inyo. Ako nga po pala si Bianca. Bianca Agbayani. Ako po yung kinuha niyo pong part-time accountant na galing ng Maynila. Tsaka ako rin po yung nabangga po niyo dun sa lobby kanina. Gusto ko lang po talaga mag-sorry sa inyo. Ano pang kailangan mo? Ba't nandito ka pa? Kasi sir, alam ko naman po na hindi po naging maganda yung simula po natin, pero may mali naman po ang isa't isa sa atin, di ba? Pero ayan na natin po yun. Gusto ko lang po magkaroon po tayo ng magandang working relationship and magandang working experience bilang part-time po dito sa Davao. Tsaka gusto ko lang din po mag-sorry po sa inyo. Umuwi ka na. Siguro yun. Basta nag-sorry na ako.